Naku, ikakasal ka na pala. O, nasan yung mapapangasawa mo? May inasikaso lang po, kaya hindi nakasama. Siya nga po pala, gusto sana namin kuning flower girl si Clarissa sa kasal namin. Si Clarissa? Naku, oo, sige. Naku, matutuwa yun. Salamat po. At saka, sana kayo rin po ni Sir Pepito bilang mga ninong at ninang. Talaga? Ako, okay ako dyan, ha? Pero sabihin niya rin kay Titoy, para formal, pero sigurado ako papayag. Elsa, ibig ba sabihin, pag natuloy ito, magkumare na tayo? Oo! kumare, total, hapon na. Kumare, pwede bang dito na kami maghapunan? Total, magkumare naman na tayo. Ma! Oh, kabalitaan ko, kinukuha mo na kaming ninong sa kasal. Okay na yun, ha? Salamat po, ah. Thank you po. It will be an honor. Ah, wala yun. Basta si Cookie, okay sa amin yun. Kasi parang pamilya na rin namin yun. Oh, mag-ano na lang tayo. Mag-set na lang tayo ng ibang araw para sa meeting, ha? Oo, tama. Natin. Excited na ako. Mimi. May mga idea kayo, suggestion, sabihin nyo na para magkatugma-tugma tayo, ha? May plano ba kayo? May plato pa kayo? Ma, anong plato? Eh, di ba meron ka na nga? Hindi ba ako kumukuha dun, eh? Ayoko nang pagsamasamaan sila lahat sa isang plato lang. Sir, sa ngayon, binubuo pa namin yung entourage. Ay, kunin niyo sila Chito at saka Niki para kumanta sa kasal. Magaling yan mga yan. Naku, oo nga. Nabalitaan ko ngayon chinikin niyo eh. Naku, sige. Alam mo, Han. Magaling sila. Sino lang pakantayin natin? Sure, sige. Okay yan. By the way, nabalitaan ko si Niki daw. Oo. I think you should meet my best man. Si Jefferson! Ako, oo nga. Feeling ko, madali kayo magkakapalagayan ng loob. Sure! Teka, dali ha. Ikaw si Washington, best man si Jefferson. Sino yung abay? Si Trump? Hindi po. Daddy ko po yun. Tama nga si Washington. Maganda ka talaga. Actually, nung nakita kita sa Facebook, naganda na talaga ako sa'yo eh. Lalo pa pala sa personal. I-stalk mo ako? Eh, hindi naman. Eh, siyempre, ikaw yung maid of honor ko. Teka, don't tell me. Hindi mo ako chinek sa Facebook. Medyo. Na-disappoint ka ba sa maid mo? Hindi. That's good. Kasi ako, talaga natuwa talaga ako. Alam mo yung tipong pag in-add mo ako sa Facebook, kaya ako siya pagkakita. Bakit ako mag-a-add? Hindi ba dapat ikaw? Nga. Hindi, joke lang. Actually, in-add na kita. Check mo. Maga? In-add na kita. Oo nga, no. Ang bilis mo, ah. Siguro tinuruan ka ni Washington kung ano sasabihin mo, no? Hindi, no. Sumaya pa akong alam dun. Magkasama ba kayo sa States? Oo. Medyo matagal din. Kasi all our lives, magkasama na talaga kami ni Washington. Kasi mula elementary hanggang sa pag-graduate namin. And then yun, eventually, napunta kami ng States. Sabay pa rin kami. Naku, ang tagal nyo na palang magkasama, no? Di parang magkapatid na kayo niyan. Daig pa yung magkapatid. Kasi yung family namin, close din. So, kilalang kilala ka ni Washington. So, kung binubola mo ako, pwede ko itanong sa kanya. Hindi kita binubola. Pero yeah, talagang kilalang-kilala ako ni Washington. Tsaka ako, kilalang-kilala ko rin siya. In fact, alam mo nung ikinasal siya sa States, ako yung kasama niya. Ano? Kinasal niya si Washington? Divorce naman, ha? Teka, parang naging madadali yata ako masyado. Ano? Ikinasal sa Amerika si Washington? Oo, ma. Abay pa ata si Jefferson. Pero, divorce na rin daw.
Alam ba ni Cookie yan? Ay, yan ang hindi ko alam. Malamang hindi. Kasi parang nadulas lang si Jefferson sa pagkwento eh. Nakumbo, paano yan? Baka mamaya malaman na ni Cookie, hindi na matuloy yung kasal. Malamang. Sasabihin ba natin? Siyempre. Pwede bang wag na lang? Ano ka ba, Ma? Alam nga na mahayaan natin si Cookie magpakasal na hindi niya alam yung mga bagay na to. Sayang naman. Ang alin? Kala ko pa naman magkakaroon ako ng manugang na mayaman. Sabi ko na nga eh. Puro talaga pera iniisip mo. Huwag ka nga makialam dito. Mag-isip-isip ka nga, Berta. Isipin mo kung maging manugang ko yon. Magkakapera ako. Mababayaran na kita. Oo nga, no. Sige, susuporta na kita. O, sige. Kailangan malungkot ka rin. Ito na, malungkot na ako. Yan na yon? Oo. Parang wala namang nagbago. Naku, tama na nga yan. Mabuti pa, pag-isipan na muna natin kung paano natin sasabihin kay Cookie yun. Ang alin, ate? Yung ay, Berta! Sweldo mo. May pera ka ba? Bigay ni Cookie yun. Yun ang sasabihin namin sa'yo. Salamat. Welcome po, tita. Totoo ba yan? Oo eh. Sa akin mismo sinabi. Kaya nga kami nagpunta dito. Total, naisip ko, involved naman kayo sa kasalan ng dalawa. Tulungan nyo na kami magsabi kay Cookie. Eh, dapat siguro talaga malaman niya yan bago sila ikasal. Ano mang sinasabi ng batas natin sa ganyan? Pinasa na sa third and final reading, ang maganda dito sa house eh, ito lang ata ang isa sa mga panukalang batas na hindi nag-away yung pula, yung red, yung yellow. Pag pinasa ng Kongreso, hindi pa batas yun. Kailangan magpumasa rin, magpasa ng isang panukalang batas na similar ang Senado tungkol sa divorce. Pag pumasa yan, hindi pa batas yun. Pupunta pa kay Presidente yun. Ang bagong bill na pinas ng Kongreso na tinatawag na ay decree on absolute divorce, eh, kasama doon yung grounds for legal separation tsaka for annulment. No? Sa itong bagong bill na pinas ng House, eh, mas madali na. Pinalawak ang grounds para sa divorce. Kung 5 years na kayo magkahiwalay, actually, yung tinatawag na de facto separation, eh, pwede na mag-file ng divorce. Depende yun, ano? Kasi kung the only instance sa family code natin na kinikilala ang divorce dito, eh, tinatawag na mixed marriage. Kung ang isang kung ang isa ay Pilipino at yung asawa ay hindi Pilipino, tinatawag na mixed marriage. Kasi tayo lang ang bansa na walang divorce. Kung Pilipino yon at kumuha ng divorce sa ibang bansa at gusto mag-asawa, hindi pwede mag-asawa. Kasi it does not recognize, unless foreigner yan. Ano. Kung Pilipino, kumuha ng divorce sa ibang bansa at gusto mag-asawa, miskin na sa ibang bansa, hindi lang sa Pilipinas, hindi pwede kasi considered married pa rin yun. Ah, ganun pala yun. Eh, dapat talaga malaman yan. Ang tanong, paano natin sasabihin kay Cookie? Ay, Ma'am Cookie, may sasabihin po si Aling Mimi sa inyo. Ano po yun? Ah, ang sasabihin ko lang sana, dito na tayo paghapunan. Kinapari si Pito. Ay, hindi, kanina pa po kami tapos. Wala na po pagkain. Totoo ba yun, Mare? Pare? Ninong, ano pong balita? Okay lang. Ano po? Buka po. Uy. Unang-una, papasalamat kami kasi nakarating ka. Basta po para kay Cookie. Sinabi mo ba sa kanya na pupunta ka rito? Hindi po. Kasi po sabi ni Tita Mimi, huwag ko daw po sasabihin. Ano po bang pag-uusapan natin? Mag-uusap lang tayo bilang may asawa. You mean mag-aasawa po? Kasi, di ba, pagkatapos ng kasal nyo, pupunta lang kayo ng Amerika, no? Opo. Ano?
Ha? Kung may sinabi niya yung kasal sa Amerika, kasal. Amerika. Wala ka naalala? Wala naman po. Wala kang sasabihin? Wala kang ikikwento? Tungkol saan po? Tungkol halimbawa sa Amerika, sa kasalan, sa... Ay, sir, nasabi niyo na sa kanya na alam niyo na kinasal na siya sa Amerika? Huh? Maria! Yun po ba? Oo, yun nga, yung kasalan. Yun huwag ka magsisinuli! Upakan kita kahit mayaman ka! Kalma. Hindi po, kasi ganito po yung nangyari noon. Nung nasa Amerika po ako, nalasing po ako sa Las Vegas. Oh. Tapos sinundo po ako nung girlfriend ko nung time na yon. Hmm. Tapos po, dinala niya ako sa isang drive-thru na chapel. Doon po kami kinasal. Eh, hindi ko naman po talaga gusto yung nangyari. Sobrang lasing na lasing lang po talaga ako. Tapos, after po ng tatlong araw, dinivorce ko po siya. Hindi ko naman po kasi siya talaga gusto. Teka, bakit umabot pa ng tatlong araw bago mo dinivorce? Doon lang po kasi ako nagising. Ay, sir, may tatanong lang po. Ano yan? Kung tatlong araw po kayo bago magising, paano po yung cake? Sino po kumain? Oh, buti nakapag-usap na kayong dalawa. Yes, sir. Naiintindihan naman ni Cook yung nangyari. Papaano na ngayon yung plano nyo? Napag-desisyonan po namin na hindi na muna namin itutuloy yung kasal. Sayang naman. Hindi ba pwedeng pag-usapan nyo ulit para matuloy? Ma, talagang sayang. Pero dapat i-respect natin yung desisyon nila dahil sila naman yung magsasama. Ibig mong sabihin, pag hindi natuloy yung kasal, hindi ko na magiging manugang si Washington. Magiging manugang pa rin naman po ako. Ipopostpone lang namin yung wedding. Hmm. Kasi may mga asikasong hindi na ako sa korte about sa status ko bilang may asawa. Ay, sir, may tatanong lang po. Baka tungkol sa cake na naman yan, ha? Ay, hindi po, sir. Tatanong ko lang po kay Sir Washington, yung tungkol sa sinabi nyo, yung idadaan nyo po sa korte yung kaso nyo. Bakit? Anong tanong mo doon? Hindi, kung idadaan nyo po sa korte, ano po bang korte? Bilog po ba o tatsugok? Ano ka ba naman, Maria? Siyempre, tungkol sa pag-iibigan nila, hindi korte yung puso. Ano?